DC machines, ET3L experiment number 3, which purely involves speed control of DC motor by armature resistance control. No? Ito yung susunod na topic natin. And ito rin yung ipe-perform nyo as experiment number 3. Ito yung mga objectives niya, no? You study the speed control of DC shunt motor by armature control method. Draw the graph between armature voltage and motor speed by varying the armature voltage. So sa actual, ito yung mga instrument na kailangan nyo. Power supply, kailangan mo ng motor, measuring instrument, no? Ammeter, voltmeter. Of course, yung supply at saka yung motor na gagamitin natin ay DC. Ang resistance na ginagamit ay rheostat o resistor na ginagamit. Speed dometer. Ang speedometer is particularly a tachometer, no? Gagamit ka ng tachometer. Ang rheostat ay kailangan dalawang piraso. So, nandito yung procedure, yung connection, connect the positive terminal. Actually, i-actual natin yan, no? Ito ang magsisilbing guide nyo plus yung video na ibibigay ko. Yan hanggang 16. And then, ito yung setup plus yan yung setup. Okay? So, ito yung dalawang kailangan natin, no? Voltmeter tsaka ammeter kung saan may measuring mo yung terminal voltage tsaka field current tsaka gagawa ka ng graph. Ito yung actual na setup niya kung gagawa tayo ng ganyang klase. Dalawang rheostat, isang DC motor, isang voltmeter, isang ammeter. Tapos, ito yung pinaka-supply natin na DC. DC kasi ang supply niyan. Kasama na rin yung switch o circuit breaker. O pwedeng bago natin ilagay yung mismong circuit sa pagitan nitong dalawang ito, ay lagyan natin ng circuit breaker na pang DC. Okay? Yan ang actual na setup class kung talagang gagawin natin sa actual yun. Sa ngayon, kung papaproject ko pa sa inyo yan, hindi yan matatapos. Dapat simula pa lang ng klase. Iba to. No? Ito rin yung nakaraan na ginagamitan ng isang real estate lang. Teka, kukunin ko lang yung link and magde-demo ko. So, yung dalawang positive ng main circuit breaker nakakonekta sa A2 tsaka F2. So. Tsaka ito. Yun. Tapos, yung kabila, yung negative ng main circuit breaker nakakonekta sa L ng starter. Ito. Okay? Tapos, yung F ng starter nakakonekta sa positive ng ammeter. No? Yung F ng starter nakakonekta sa positive ng ammeter. Tapos, yung A ng starter nakakonekta sa armature resistance. Ayan. Tapos, yung negative ng armature resistance nakakonekta sa A1 ng motor. Dito.
Tapos, yung sunod, yung F1 ng motor nakakabit sa negative ng field resistance. Ito. The next, yung kabila ng field resistance nakakabit sa negative ng ammeter. Okay. Tapos, negative, positive ng field resistance sa negative ng ammeter. Yung positive ng ammeter na i-connecta na natin, nakakonekta sa F. Tama ba? Okay. Yung negative ng voltmeter, nakakonekta sa positive ng main circuit breaker, no? Yung positive ng voltmeter nakakonekta sa armature resistance at saka sa armature. So, nakakonekta sa armature resistance. Yung negative ng armature resistance nakakonekta sa positive ng voltmeter. Pakulang. Yung F1 nakakonekta sa negative ng field resistance. Kabila ng field resistance na konekta sa ammeter, meron pa ba kulang? So, double check ko lang class ha. Baka meron pa akong na-miss, ako magre-reset ka ulit. Hindi ka kasi pwedeng i-edit dito eh. Okay, mukhang nakonekta ko na lahat. Yung armature resistance nakakonekta sa yung positive ng field resistance nakakonekta sa negative ng ammeter. Yung negative nakakonekta sa field 1. Yung armature resistance nakakonekta sa A ng starter. So, halos kumpleto ito na. Check natin kung tama, no? Check. Wrong connection. Uy! Wrong connection. Saan ang kulang? Wrong connection o kulang. May kulang lang dito. Connecta naman yung armature resistance sa A1. Yung positive ng armature resistance nakakonekta naman sa A. Saan ang mali nito? Yung F2 nakakonekta naman sa main circuit breaker. Wait lang ha. I must be missing something.
Uy, teka. May kulang pa. Sa voltmeter at saka sa arma A1. Ito. Sa voltmeter at saka sa A1, wala pa. Ito. Sa positive ng voltmeter tsaka sa A1, ito. Okay. Check natin. Correct connection na. Okay. Ito natin. Ayun, nakasimulate na. Under na siya. Add table. Paandar na. Kaso ayaw mag-add ng table. So, kailangan siguro na mag-usod tayo. Ito, hindi mo nagagalawin to. Dito ka mag-uusod. Add table. Wala. Ah, nag-a-add pala eh. So, ulitin natin. Dagdagan natin. Add table. Yun. Add table. Yun. Add table. Di ba? Add table. Yun. Dito ako mag-tipin dot para mag-graph ka. Yan, may graph na siya. So, class, I want you to do experiment number 3. So, voltage and speed characteristic. This has something to do with our experiment. No? The generated or counter EMF of a shunt dynamo serving as a motor may have a trend similar to the EMF of generator when operated under light conditions of load. No? So, yung generated at saka yung counter EMF daw ng isang shunt dynamo ay nagsisilbi bilang isang motor. At pupwede rin siya magkaroon ng trend na kahilintulad ng EMF ng isang generator kapag siya ay inoperate sa parehong kondisyon ng load. No? Yung curve ng voltage ay naka-impress sa motor na mayroong load. No? Magdadrop yun sa load, with load. Kasi pag naglagay ka ng load, nagdadrop eh. Yung voltage na sinusupply niya. Parang ganito yung logic dun. Full voltage, terminal voltage ang makukuha mo. Pero pag naglagay ka ng load, maglalag. Siyempre. Maglalag siya kasi may load eh. So because of line drop in a manner similar to the decrease in terminal voltage. Coefficient generator under load, external characteristic yun. So, yung mga characteristic na ito, binidiscuss ito dapat sa lecture ninyo. So, yung bilis ng na kung saan yung dynamo ay kumikilos bilang generator, nag-ooperate yun and nade-determine yun sa pamamagitan ng speed ng load characteristic ng isang shunt motor. So kapag yung synchronous motor ang ginamit mo sa drive, yung generator speed ay magiging constant, no? Hindi magbabago. At magiging independent siya sa load. So yung mga dynamo na nagtataglay ng shunt series or compound field ay magsisilbi bilang motor katulad sa isang generator. So, pero ang bawat isa sa kanila ay magkakaroon ng pagbabago o pagkilos ng naaayon sa torque, no? At saka speed na naka-load sa habang sila ay may load, no? Yun ang ibig sabihin nun. So,
Theoretically, ang torque equation ay yung constant times the flux times IA. Ano ba itong constant na to? Ito yung mga hindi mo po pwedeng baguhin sa buto. Kasi nakapasok ito sa design. No? Yung number of inductors, hindi mo pwede baguhin yan kasi nakadesign yan. Yung ano ng ano, yung laki o yung sukat ng frame, hindi mo pwede baguhin yan. No? Yung number of poles, hindi mo pwede rin baguhin yan kasi nakapix sa number of poles ng DC motor. Ngayon, ang mga pwede mo lang baguhin, itong flux tsaka yung armature current. Diyan ka magbabase ngayon ng experiment. So, yung TE is electromagnetic torque developed by the armature in Newton meter. At tsaka yung K1, mechanical constant of the machine. So, what are the general types of DC motor? Yung permanent magnet motor, yung permanent magnet motor ay gumagamit ng magnet sa supply field flux niya. Yung permanent magnet DC motor ay may magandang starting torque, no? At kakayahan na magkaroon ng magandang speed regulation. Ang disadvantage ng permanent magnet DC motor, limitado lang sila sa dami ng load na po pwede mong na kaya nilang i-drive, no? Ang mga ganito klase ng motor ay nagtataglay ng mababang horsepower. Hindi mataas ang horsepower ng ganitong klase ng mga motor kasi fixed ang magnet poles nila. Motors with permanent magnet, ito yung mga motors with permanent magnet, no? Ba natin ito. Yan yung mga motors na nagtataglay ng permanent magnet. Yan yung mga available sa market, no? So ang isa pa sa mga disadvantages na yung dito ay yung torque ay kadalasan limited sa 150% ng rated torque niya para maiwasan yung demagnetization ng permanent magnet. So yung series wound DC motor, ito yung klase ng motor na yung field winding ay naka-series dun sa armature. Ito yung field winding niya. Ito yung pinaka-magnet poles, no? Naka-series dito sa armature. So, yung speed characteristic ng series motor ay may mataas siyang starting torque. Kaya nagagamit siya sa mga ganitong klase ng powered machines, no? High-powered machines. Sa crane, no? Ginagamit siya sa crane. Nagagamit din siya sa mga conveyors, sa mga industry, sa mga hoist. Ito yung itsura ng mga hoist, eh. Nagagamit din siya sa mga hoist. So may mga babala sila tungkol dito. Huwag mong i-start yung motor pag walang load o mababaw lang yung load. Hindi mabigat yung load. O tanggalin mo yung load ng bigla habang umaandar yung motor. Kasi ang mangyayari, yung speed biglang bibilis, no? Tinatawag nila yun na runaway. Biglang magra-runaway. Ang magiging resulta nito, yung unstable. Magiging unstable yung motor mo. At yung sobrang bilis ng armature current, no? Eh lalong magiging resulta yun ng pagiging instability niya o yung hindi siya stable. So increase in speed more than its rated speed, no? Kasi ang mga motor, naka-design yan sa rated speed nila. Ano yung sabi ng rated speed? Yun na yung pinaka-maximum na kaya niya. So kapag lumagpas ka pa doon, magiging dahilan yun ng armature reaction. And pag nagkaroon ka ng armature reaction, madidemagnetize yung field at mababawasan yung flux.
Pinag-aaralan nyo naman siguro sa theory ito, no? Yung pagbawas kayo ng flux, nababawasan din yung value ng counter EMF. Mahalaga itong counter EMF sapagkat pag na-demagnetize yung magnet poles mo, kasi pag nabawasan yung counter EMF mo, mababawasan din yung kuryente sinusupply ng armature sa fields. So, madidemagnetize, mababawasan din yung magnetic flux na binibigay niya para putulin ng armature. Try to remember, nagtutulungan yung armature tsaka yung field poles. Pag wala siyang puputulin ng flux o nabawasan, at paulit-ulit halimbawa na nangyari ito, masisira yung installation at magkakaroon siya ng open circuit. Yun, Mosh. Next is shunt wound DC motor. So yung field winding ay called, tinatawag natin shunt field winding kasi nakakonekta yung armature ng nakaparallel doon sa field winding. Ito. So yung speed characteristic ng shunt motor, halos constant na yun or na-adjust mo yung speed. No, yung torque characteristic ay medium starting torque. Saan ginagamit yung ganitong klase ng shunt motor? Ginagamit siya sa mga pans, no? Sa blower, para sa mga pump. Ginagamit yan. Ginagamit din yan sa LATS. Ano ba itong mga LATS na to? LAT machine ang tawag dyan, class. No? Saan ba ginagamit yan? Meron ito sa ano natin eh, sa graphic arts natin. No? Ginagamit din yan na pamputol ng mga libro para pumuntay. So, ang isa sa mga babala dito, huwag mong bubuksan yung field circuit ng ganitong klase ng motor habang siya ay umaandar dahil yung speed niya ay magra-runaway. Pareho din yung nauna. Next, yung tinatawag naman natin na compound wound DC motor. Ito ay may parehong series field at shunt field winding na nakakonekta ng long shunt or short shunt. Sorry. Ito yung long shunt connection, ito yung short shunt connection. Base sa connection niya, na-differentiate siya. Ang speed characteristic ay variable o nababago. Adjustable yung speed niya. So, yung torque characteristic, high starting torque siya. Ang gamit niya for intermittent torque load. Ayan. Intermittent, yung kabago-bago. For shears and punchers, ginagamit din siya para sa paggawa ng shears at saka punchers, no? Saan pa siya ginagamit? Elevators and conveyors, nagagamit din siya rin. So, conveyor to. Saan pa? Heavy planes, heavy planners, no? Ice machines, nagagamit siya dyan. Familiar to sa inyo, lalo na sa 7-Eleven, di ba? Rolling mills. No, ang saan ang application ng rolling mills, no, yung process. So ang rolling mills, meron siyang tinatawag na hot rolled product. Katulad ng concrete reinforced bars, plates, wire rods, sheet at saka yung strict rails structural. So, kapag yung plates, sheet, at saka yung strip products ay ginamit mo para mag-manufacture ng piping, tubes, body panels, and construction materials. So, yung cold roll products such as wire sheets and strip. Ito yun. Ito yung tandem rolling mills. Ito yung para sa printing press. No? Ginagamit din ito sa pag-preprint. Yun siyang application niya. Next is air compressor. You will encounter this in your instrumentation subject. Kasi may mga subject din ng electrical about instrumentation. Yun ang kagandaan sa departamento natin. No? Kasi lahat ng mga course sa departamento natin naka-incorporate din dun sa electrical mismo. No?
ang electrical kasi ang pinaka main na course sa electrical department. Kaya may subject tayo kayo ng instrumentation, may subject, konting subject din kayo about mechatronics, electronics, and sa railway mukhang wala. Yun lang ang wala. So ito ay air compressor, gagamit kayo nito sa ano no, sa instrumentation nito ninyo sa hydraulics. Motor speed na tayo class no. So the formula of the speed is the terminal voltage plus the armature current times the resistance of the armature divided by the constant times the field current. So, ang series motor, ito yung itsura ng equivalent circuit niya. So, shunt motor naman, ito ang equivalent circuit niya. And tingnan nyo maigi, no? Long shunt motor, ito yung equivalent circuit. Short shunt motor, ito yung equivalent circuit. Ito yung field efficiency of dynamo na tayo, no?